paraan ng epektibong panliligaw. Wala na talaga nagsisibak ng kahoy OA na yon. O nagigib ng tubig. Pero nagsisibak pa rin. Grabe ka. Iba nagpapasibak. Grabe kayo. Grabe kayong kabastusan. Okay. Sulatan sana kayo ng MTRC. Sibak ng... Nagsisibak pa rin ng iba kahoy. Na ngayon, ang panliligaw ngayon, down in the DMs. Ano ibig yun? Sabihin... Nasa social media na. Direct message, gano'n. Direct message na ngayon ng ligawan. Anong sinasabi? Malalaman mo kung gusto ka ng guy or ng girl kapag nilalike lahat ng post mo, nilaligyan ka ng puso, but malalaman mo talaga nililigawan ka na pag nandun na sa DM mo. Ang tawag nila doon, sliding into the DMs. Okay, teka muna. So, anong effective sa'yo? Ano yung umepek talaga sa'yo hindi mo makakalimutan panliligaw sa'yo? Oh my God! Actually, kasi yung mga ano hindi naliligaw, direct chahan na kami. Yung tayo na ba? Yung parang ano agad, yung MU agad kayo. Kasi nga hindi... May gano'n na din naman, di ba? Palakpakan! Di ba lumahan sa labas ang bahay? Eh kasi nga, di ba, suplada ako. Pero halos lahat yung mga nung mga na nag-effort sa akin, yung iniirita ako. Napaka-effective din yung makulit, yung... Uy, ano ka nga? Ganun ako, wow! Kailangan kasi consistent eh. Tsaka talagang di ka titigilan. Yes. Yung talagang kukulitin ka. Yes. Correct. Important yan. Yes. Tama yun. Consistent correct. Dapat. Oh. Ay, masungit ka. Ganun. Yung kwento kasi na pangungulit, pwede namang applicable sa modern at past. Ito ko, kwento ko sa inyo yung lumang panliligaw. Nagpadala ako ng, sa napangasawa ko, nagpapadala ako ng sulat. At yung sulat, alam nyo ba yung mat notebook? Di ba parang ano yung graphing paper? Lalagyan mo yun nung pangalan niya. Tapos iiwanan mo lang yung blank space para ma-spell yung I love you. Hindi mababasa ng malapitan yun. Pag ninayo mo yun, makikita yung I love you. Ay, nagawa na sa akin yan! Tapos, bago ako naman ligaw nun, meron tayong talaga effective checking. If it flames mo muna. Oh my gosh! Sisiguro din yung hindi kayo enemy. Dapat love, marriage, at ayoko ng friendships. Love flames. Bibilangin mo yung number niya, yung pangalan sa... Numerology. Matindi kami. Ano, ayun talaga effective yan. Pagka married, matindi. Tapos, ang ginagawa namin dati... May kababalaghan pa pala pa sa... Landline. Landline. Pag sumagot ang tatay, binababa. Sabihin, may code kami niyan, tatlong ring, pag nawala, ako yun. Tapos pagdada ka sa bahay, magtutulog ka ng mga parang mga hayop-hayop, yung mga, No way, ginawa mo yun? Oo, tapos pag sumagot siya, yung papatay niya yung ilaw na tatlo, ibig sabihin, gising pa siya. Ano mo ang pinaghihirapan? Saya! Mag-direct message ka na lang. Tapos maghihintay kayo sa fast food, wala kayong komunikasyon, walang cellphone eh. Okay. May pangako lang sa'yo na pupunta siya. Maghihintay ka doon. 6 PM. Oo nga. Diba? Walang cellphone. Promise, trust. Trust talaga, trust. Tomorrow, I'll be there. Maghihintay ka doon. Excited ka. Pagdating ng 6:30, hindi ka magagayit sa niligaw mo. Magagayit ka sa'yo. Tama ba itong pinuntahan ko? Ayun. Yung exciting. Exciting. Pero umaandar pa ba ngayon yan? Effective pa rin ba yun, G3? Hindi na. Pagka ganon, feeling mo parang psychopathic. Hindi naman. Parang ano, sociopath. Lelo ka lang. Luma na kasi pala. Luma na yun. Ngayon kasi, wala na tayong oras. So, di ba, gusto mo ako, gusto kita, ganyan. Agad-agad. Go. Pero kasi ngayon, lako, I try to go on one date a week. At least one date a week. Wow. Just to show... Alam namin, nakikita namin sa Instagram mo. Just to show the universe na I'm ready for love. Ganyan. Pero kasi yung panliligaw ngayon, meron din siyang, how modern it is, meron din siyang mga danger. Kasi meron tayong tinatawag na love bombing saka breadcrumbing. Yung love bombing, yung isang bagsakan, papakita sa'yo, mahal ka, gusto ka, ganyan. Ano ka, lilibre ka, itetext ka, lahat, everything, papakita sa'yo. Tapos biglang mag-fizzle down. So parang, parang na-overwhelm ka na sa ano. Love bombing yun. Pero mas matindi yung breadcrumbing. Yun, experience ko yung breadcrumbing. Panadero yan. Yung breadcrumbing, yung inuunti-unti ka. Parang breadcrumbs. Yung isang tawag, tapos magiging dalawang tawag. Tapos magiging meron ng ano, date, ganyan. Tapos biglang mawawala. Ghosting na yun. Gustong gusto mo na. So yun. Kailangan siya breadcrumbing. Anong problema nun? Ewan ko, ego trip. Ganyan yung mga tao. May mga tapos ganyan. Nagiging ghosting. Pagkatapos ng breadcrumbing, nagiging ghosting. Or hindi pa sila, maaaring hindi pa sila sigurado sa'yo. So unti-unti na lang nilang. Ikaw naman, dahil natikman mo na, na-invest ka na. Nagkaroon ka na investment. Tapos hanggang sa...
parang palaki na ng palaki yung breadcrumbs, kanyan. So, lalong in-love na in-love ka na. Sakit okay. naman, no? Sakit, no? Pero best foot forward parate pag ano-ano? Pagkaligawan, right? O paano ka naman napa-oo at naanakan ka pa ng dalawa? Sabi ko kasi nga, mahilig ako sa foggy. Okay. Ibig mo sabihin, tinignan ka lang ni... No. In fairness, gusto ko kasi yung ano rin, yung consistent para nga yung ano. Kasi ayoko naman ng one night stand lang o ayoko yung mabilisan. Gusto ko yung matyaga. Anong panahon yun? Tumatawag araw-araw, di ba? Tapos magde-date kayo kung weekend. Sa akin nag-date. Iba-iba. You either we eat out or you watch a movie. Sino nagbabayad? Ah, siyempre siya! Ah, dapat siya. Oo naman. So, itsuro parang ikaw. Ay, hindi. Grabe ka, Jay! Hindi! Ano kasama niya, host? Kaya pag-courtship stage mo na. Kung uso na Gcash, ang dami kong pinadala. Tapos? Yan, yung mga gano'n, old style, di ba? Oh. Tapos, yung nga, yung, at that time, yung uso pa, yung talagang tinatanong, is it us, di ba? Or, do you want to be us? Yung matamis mong oo. Oo, hinihingi may talaga formality. May formality. Ngayon, hindi ko na maintindihan. Wala yung, ng labels. Oo, labels. Alam mo, sinubukan ko yan, dumalaw sa bahay, yung mother-in-law ang general, yung buko nun, parang si Kimpy, uso yung Kimpy nun. Yung ginaganon. Maganda kay Kimpy, hindi bagay sa akin. Kachupoy. Pag sabi sa akin ng nanay, pwede ba siya yan? Addict yan. Oh, sabi ko sa kasabi ko tuloy sa dana, far out naman kayo, heavy. Okay, so uso pa ba na pagka nanliligaw, kailangan ligawan din ang mga magulang? Merong ganon. May ganon. Meron akong kilala ng mga bagets-bagets. Hindi, papuntahin mo sa bahay. Mm-hmm. Pumupunta pa rin sa bahay. No high school, ganon, di ba? Yan yung old school eh. Diba? Meron pa din ngayon. Kailangan umakit talaga ng ligaw, di ba? Mm-hmm. Bawal. Delikado ako, ate ko rin. Bakit? Minsan yung nanay nagugustuhan ko eh. Minsan pagdating ko, ito nanay mo. Yaka! I'll speak to you, ha? Minsan pupunta ko, wala naman yung anak doon. Tita, wala yung anak ko. Okay lang po, dito lang po ako. Kasi Corina, itong love episode na to, parang wala tong contribution si Ate Corina. Parang kami lang nagmamahal. Producer ako. Yung si Mias nga, nagmahal na. Magmahal ka naman, Ate Corina. Kung ito mo yung love story mo. Sandali ha. Sino sa kanila? Paano ka niligawan? Prompter? PSG? Ako na ganun, di ba lights? Merong PSG. PSG, apat, lahat may dalang bulaklak. Pinabalaan yung presidente. Darating sa newsroom yan. O, paano ka hindi mapa-oos? Yan ba yung pinaka-nakakakilig? Yan ba yung pinaka-outstanding na panligaw na ginawa sa'yo? Hindi, syempre, yung pinaka-nakakakilig yung first love mo. Paano ka napa-oos? Ah, wala. Pinatawa lang ako ng pinatawa at sinayaw ako ng sinayaw. Ganun lang. Ganun yung mga panahon na yun. Mga where else days yun. Oh my God, where else? Rumors na naabutan ko. Ah, ganun ba? Yabang mo ha? Ano? Rumors. Sinungaling. Metro. Ako yung second where else na inaabutan. Oh, Metro. Ako gusto ko yung liniligawan akong telebabad. Yung inaano mo oras, di ba? Tsagaan yung landline na telebabad. Kasi natali yun eh. Unlike cellphone, pwede ka maglaad-laad. O talaga, yung landline, ganun lang yun eh. Hindi, yung telepono sa kwarto ko, yung mahabang-mahaba na yung, alam mo yun, yung ganun na. Kasi nga, hindi siya extension, yung cord lang talaga. Nasa-stretch na talaga. Kasi nga, syempre, hindi ka pwede nakahiga, di ba? Syempre, kunyari, tatayo ka, ganyan. Hindi pa uso yung cordless. Sa amin kasi yung ligawan sa akin dati, super duper low-key. Kasi syempre, boys school. Oo nga, paano ba yun? Hindi pwede. Bakit nagagalit yung mga pare na di-discipline sa office ako? Bakit ako hindi na-discipline sa office nyo? Yung naliligo yung dali nyo dyan, no? Ang ginagawa niya, kasi di ba, after every subject, may break, 5-minute break, bago mag-next subject. So, ang ginagawa niya, sulat siya na love letter, tapos ginagawa niyang paper plate. Tapos ginaganon sa classroom. Sabi ni father. Tapos pulutin mo. Kasi di ba ngayon, pag halimbawa, tinext ka, reply agad. Yung mag-aantay ka ng 45 minutes bago kumakulong. Next class. So yun talaga. Tapos lalo na pag weekend, Friday, Monday ka na makakakuha ng reply. So talaga, attention your seat ka. Ganyan. Masaya yung ligawan noon. Alam mo, bilib na bilib ako sa mga kabatangin. Yung naglalakad na may flowers, yung may bouquet. Yung naglalakad. Dati ng panahon na yun, pag bumili ka ng flowers, tinatago mo talaga. Tapos pag nilalakad mo, parang flowers ba yan? Panakita ng mga ibigaw mo, flowers na rin. Hindi, flowers na rin.
I love that jingle. Okay, kinikilig lahat. Hiniwalayan din o ano. Oh, so, ang sinasabi ko lang, yung panliligaw, di ba? Ang panliligaw sa pool. Yung pinakamagagaling umigaw, yun will break your heart. Yan then. Yung magdahan-dahan kayo sa mga pinakamagagaling manliligaw. Yung totoong back to you, back to you, Kuya Alex. Binasag ka eh. O, di ba? Back to you, back to you. Hindi lang nga kayo dyan.